Nay, tatay, ano po yung tarpaulin sa labas ng bahay natin? Nakakahiya, ang laki po ng mukha ko doon. Natatawang saad ni Chloe. Kauuwi niya lang galing sa pamamalengke ng ulam nila ng tanghalian. Pero hindi niya naman inaasahang pag-uwi niya, nandoon ang isang malaking tarpaulin na halos sakupin na ang lapad ng bahay nila. Lumapit sa kanyang-kanyang ina na nasa mukha ang pagmamalaki. Oh, Chloe, ginawa namin yun ng tatay mo para ipakita ang achievement mo. Registered nurse ka na. Dapat maging proud tayo. Mahina siyang tumawa. Alam ko naman po yun. Kaya lang, ipapatarpulin ho talaga. Hindi naman po ako top-notcher. Ngumiti naman ang tatay niya. Nakapasa ka sa licensure exam mo at ngayon, isa ka ng registered nurse. Dapat tinatarpulin yan, anak. Eh, sana po. Hindi na po kayo nagtarpulin. Gastos lang. Umiling ang nanay niya. Ayos lang yan. Magagawa namang trapal sa bubong yan kapag luma na. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Chloe. Hindi niya alam kung matatawa siya o sisimangot. Proud ang nanay niya, pero gagawin din palang trapalang tarpaulin na may pagmumukha niya. Sa bagay, kapag matagal na rin iyon, baka i-vandal pa ng ibang mga bata. Loko-loko pa naman ang mga bata na naglalaro sa tapat ng bahay nila. Determinadong tumingin sa kanyang-kanyang ina. Dahil gusto naming ipakita sa mga mapanghusgang kapitbahay natin na mayroon na kaming unang nurse sa pamilya. Napailing si Chloe. Teka, ano? Bakit kailangan nating patunayan ang anumang bagay sa kanila? Hayaan na po natin silang manghusga. Mapapagod din po yung mga yan. Mariin agad ang pagtutol ng kanyang ina. Ay, hindi anak. Palagi tayong minamaliit ng mga yan. Iniisip nila na wala tayong kakayahan na makamit ang anuman. Ngayon, edi, supalpal sila. Tinignan niya na lang ang tarpaulin. Nagagalak pa rin ang kanyang puso. Sa wakas, isa na siyang registered nurse. Ang mga magulang ni Chloe na sina Maria at Juan ay masisipag na binubuhay silang magkakapatid. Mahirap lang sila. Sa isang hilera ng mga kabahayan sa lugar nila, kanila na lang yata ang nananatiling barong-barong pa. Kaya nga mas lalo siyang nagsikap mag-aral. Alam niyang nasasaktan ang mga magulang niya. Para silang outcast sa sarili nilang lugar. Mula sa murang edad, pinangarap na ni Chloe na maging isang nurse. Sa pagdipas ng mga taon, walang pagod na nagtrabaho si Chloe para sa kanyang pangarap. Hinati niya ang oras sa kanyang pag-aaral. At nang sa wakas ay dumating ng araw para kumuha siya ng licensure exam, pigil hininga ang buo niyang pamilya. Nagdarasal para sa kanyang tagumpay. Nang dumating ang balita na nakapasa na si Chloe, at ngayon ay isang rehistradong nurse na ay sumabog sa tuwa ang buo niyang pamilya. Napatingin siya sa mga magulang niya. Nagniningning sa pagmamalaki ang mga mata ng mga ito. Nakatayo sa harap ng kanilang bahay, hinahangaan ang malaking tarpaulin na ang mga ito mismo ang nagsabit. Binasa niyang nakasulat. Congratulations, Chloe T. Fernandez, our first nurse in the family. Lumingon ang tatay niya sa kanyang ina. Meron na tayong isang matagumpay at magaling na nurse. Ganito palang pakiramdam ng makapagpatapos ng anak. Sikapin nating mapatapos pa sa pag-aaral ng iba. Napangiti si Chloe. Huwag po kayong mag-alala. Pag nasa abroad na po ako at maayos ng trabaho ko, tutulungan ko po kayo magpaaral sa mga kapatid ko. Hinaplos ng nanay niya ang kanyang kamay. Hindi kailangan, pero salamat. Salamat at naiisip mo ang mga kapatid mo. Ngumiti si Chloe sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito ng mahigpit. Salamat sa pagtitiwala sa akin at pagsuporta po sa akin sa buong journey ko para maging isang registered nurse. Niyakap siya pabalik ng kanyang mga magulang. Lagi naming alam na ikaw ay nakalaan para dito sa pangarap mo. Anak, ikaw ang susi sa tagumpay ng ating pamilya.
Nangilid ang mga luha ni Chloe habang nakatingin sa mga ito nang may pasasalamat. Hindi ko po magagawa ito kung wala ang pagmamahal ninyo at mga sakripisyo. Ipinagmamalaki ko pong anak niyo po ako. Habang sila ay nakatayo roon, ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtipon sa paligid ng tarpaulin. Binabasa ng mga ito ang mga salita ng may pagtataka at paghanga. Nakataas ang mga noo ng mga magulang ni Chloe. Hindi na nahihiya o mababa sa paningin ng mga kapitbahay. Ang tagumpay ni Chloe ay hindi lamang nagdulot ng pagmamalaki sa kanyang sariling pamilya. Ngunit iyon rin ay nagsilbing inspirasyon sa mga taong minsan ay minamaliit sila. Bilang isang bagong lisensyadong nurse, nakakuha siya ng trabaho sa isang pampublikong ospital. Natupad ang kanyang pangarap na gumawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Gayunpaman, tinamaan siya ng katotohanan ng mapagtanto niyang ang sweldong kinikita niya halos hindi sapat sa kanila. Hindi niya matutustusan ng maayos ang kanyang sariling mga pangangailangan, lalo na ang kanyang pamilya. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na shift, naupo si Chloe kasama ang kanyang kaibigang si Angel. Isa ring nurse sa ospital na iyon. Nakaupo sila sa isang bench sa labas. Makapal ang hangin sa pagitan nila dahil sa pagod. Naririnig din nila ang malayong ingay ng trapiko. Hindi talaga patas, Angel. Napabuntong hiningang sabi ni Chloe. May bahid ng frustration ang boses nito. Nagsusumikap tayo ng husto. Hindi ako makapaniwala kung gaano ako pagod pagkatapos ng bawat shift. At kung iisipin, hindi man lang sapat ang sahod natin sa lahat ng hirap na ginagawa natin. Tumango si Angel bilang pagsang-ayon. Makikita rin sa mga mata ang parehong pagod na nararamdaman ni Chloe. Alam ko, Chloe, kahit yata mag-cartwheel tayo ng maraming beses, hindi tataas ang sahod natin. Tapos, board exam passer, 4-year degree holder, pero tatawagin lang asawa ng doktor, alalay ng doktor. Nasaan ang hustisya, be? O sige, pwede na ako sa asawa ng doktor. Hahanap na lang ako. Pero nakakabwisit pa rin talaga minsan ang mga bansag sa atin. Natawa na lang si Chloe. Sige, simulan mo nang maghanap ng doktor mo. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Kulang talaga ang sahod ng mga nurse dito sa Pilipinas. Hindi ba nila alam kung gaano kahalaga ang nurse sa healthcare system? Tapos di nila priority? Ex-boyfriend kung walang kwenta lang ang pwedeng magtrabaho sa akin, hindi ako priority. Muli siyang tumawa. Kahit pagod, hindi yata kailanman nauubos ang energy nito sa pagdaldal. Minsan nga'y hinahayaan niya na lang. Habang nakaupo sila, may planong nabuo sa isip ni Chloe. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa Canada. Lubos na pinapahalagahan at mahusay na nababayaran ang mga nurse doon. Isang ideya ang nag-ugat sa kanyang puso. Maaari niyang itaguyod ang isang magandang kinabukasan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya, mas maraming pagkakataon sa ibang bansa. Iniisip ko, siguro, oras na para umalis ako at pumunta ng Canada. Narinig ko na mas maganda ang sweldo at benepisyo nila para sa mga nurse doon. Angel, naisipan mo bang umalis ng Pilipinas para magtrabaho bilang nurse sa ibang bansa? Tanong ni Chloe, may pag-asa sa mga mata. Tumingin naman ito sa kanya. Ay, napaisip din ako, Chloe. Nakakatuksong desisyon yan, pero nakakatakot ang ideyang iwanan ng lahat ng nandito. Kasi hindi mo naman sure kung anong magiging journey mo doon pag nandun ka na. Malaking hakbang yun, hindi ko kaya yun. Pero ikaw, naiintindihan ko kung bakit mo gustong gawin yun. Hindi lamang tungkol sa pera, di ba? Kailangan mo lang para sa pamilya mo. Tumango si Chloe. Tumatakbo na ang isip niya sa mga posibilidad. Alam kong hindi ito magiging madali, Angel, pero hindi ako maaaring umupo ng walang ginagawa. Panoorin ng pamilya kong nahihirapan kapag may isang mas maliwanag na hinaharap na naghihintay para sa akin sa ibang lugar.
Matagal nang nahihirapan ang pamilya ko sa buhay namin. Gusto kong mabigyan sila ng mas magandang buhay. At kung nangangahulugan yun ang pag-alis ko ng bansa, handa akong gawin. Napangiti si Angel. Hinahangaan ko ang determinasyon mo, Chloe. Isa kang magaling na nurse at wala kong duda na magiging magaling ka saan ka man magpunta. Tumango siya at napangiti rin. Thank you. Sana lang ay maayos ang lahat at matupad ko ang pangarap kong maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Hinawakan ito ang kamay niya. May tiwala ako sa iyo, friend. At sinong nakakaalam, baka isang araw, babalik at tumulong na mapabuti ang healthcare system dito sa Pilipinas. Mahina siyang tumawa. Salamat, pinapahalagahan ko ang suporta mo. Sana lang balang araw, gumanda ang sahod at working conditions ng mga nurse dito sa atin. Kaya naman, nag-look forward na si Chloe na makapunta sa Canada. Nagsimula siyang magsaliksik ng mga kinakailangan para makapunta doon. Inihanda niya ang sarili para sa mga hamon na naghihintay sa kanya. Ang mga araw ay naging Linggo at si Chloe ay nagtrabaho nang walang pagod sa ospital. Nag-ipon siya ng bawat sentimo na magagawa niya. Hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Sinabi niya sa mga magulang niya ang tungkol doon. Wala namang pagtutol ang mga ito at sinuportahan pa nga siya. Kaya tumulong din ang pamilya niya sa pagtitipid para lang maasikaso ang mga requirements. Nangutang pa para mapunan ang mga kulang at sa awa ng Diyos, matutuloy na siya. Hi Julie Vic, anong pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Chloe sa isa sa mga pasyente niya sa ospital. Ngumiti naman ang bata. Hi po Nurse Chloe, medyo nalungkot po ako kasi nabalitaan ko pong malapit ka na pong umalis. Napangiti naman siya. May trabaho ako sa ibang bansa at aalis ako next week. Ito na ang huling shift ko dito sa ospital. Mamimiss po kita. Ikaw po ang paborito kong nurse dito. Malungkot na saad ni Julie Vic. Hinaplos niya ang buhok nito. Salamat Julie Vic. Isa ka rin sa mga paborito kong pasyente. Mamimiss ko ang pag-aalaga sa'yo at makita ang nakangiti mong mukha araw-araw. Eh, saan ka po pupunta? Tanong pa nito sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Magtatrabaho ako sa isang ospital sa Canada. Isang magandang opportunity para sa akin yon na maging mas magaling bilang nurse. Napangiti naman ang pasyente. Wow, masaya po ako para sa inyo. Salamat Julie Vic. Mamimiss kita at lahat ng ibang pasyente rito. Ipagpe-pray po kita para lagi ka pong gabayan ni Lord. Puno ng sinseridad na sabi ng bata. Parang hinaplos ang puso niya. Ang sarap malaman na may mga taong pinananalangin ang kapakanan niya. Mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy sa bawat hamon ng buhay. Niyakap niya ito. Salamat Julie Vic. Napakabait at maalalahanin mong bata. Hindi kita malilimutan. Hinding-hindi rin po kita makakalimutan, Nurse Chloe. Alagaan niyo po ang sarili niyo doon sa Canada. Napangiti na lang siya ulit. Sa wakas, dumating ng araw ng pag-alis niya patungong Canada. Iniwan niya muna ang pamilyar na mga lansangan sa lugar nila para sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Habang ang eroplano ay pumapailan lang sa mga ulap, nakatingin si Chloe sa labas ng bintana. Puno ng pag-asa ang kanyang puso at ang pag-asa para sa hinaharap na naghihintay sa kanya. Subalit, natagpuan ni Chloe ang kanyang sarili na nahaharap sa isang katotohanang hindi niya inaasahan. Sa kanyang pagdating, natanggap ni Chloe ang balita na sa halip na magtrabaho bilang nurse, magiging caregiver lang siya sa isang lokal na nursing home. Nabigla siya. Biglang lumihis ang landas niya sa inaasahan niyang pag-usad sa kanyang karera. Gayunpaman, tinanggap niya na rin. Nandoon na siya at wala nang magagawa. Sa kabila ng kanyang unang pagkabigo, isinuot ni Chloe ang kanyang uniforme nang may pilit ng ngiti. Iisipin niya na lang na para sa pamilya niya iyon. Kaya lang, habang tinitingnan niya ang itsura niya sa salamin,
biglang bumuhos ang mga luha niya. Sorry po, nanay at tatay. Hindi po magiging magaling na nurse ang anak ninyo dito sa Canada. Humahagulgol niyang sabi habang mag-isa sa kwartong iyon. Huminga siya ng malalim. Sakto namang may tumawag sa kanya. Sinagot niya naman agad iyon nang makitang ang kaibigan niyang si Angel. Oh, ano na friend? Kumusta ka na dyan sa Canada? May nakita. Wait, umiiyak ka ba? Okay ka lang? Tanong ng kanyang kaibigan na may halong pag-aalala. Mas lalo siyang umiyak. Hindi ako makapaniwalang ganito ang ginagawa ko sa Canada. Anong ibig mong sabihin? Tanong pa nito. Pinunasan niyang mga luha. Pumunta ako rito para magtrabaho bilang isang nurse pero pagdating ko, caregiver lang pala ako. Kumunot ang noo ni Angel. Anong masama ron? Ang pagiging caregiver, isang marangal na profesyon din naman. Saka na sa healthcare industry na rin naman yan. Napailing siya. Alam ko, pero may degree ako sa nursing. Ipinagmamalaki ako ng mga magulang ko. Nakita mo nga, di ba? Pinatarpulin pa nga nila ako. Saka na kapag tapos ako ng may karangalan, hindi ko masabi sa kanila na caregiver lang ako ngayon. Siguradong madidisappoint sila. Bakit hindi? Maiintindihan naman nila yan. Angel, mataas ang expectations nila sa akin. Gusto nilang magkaroon ako ng matagumpay na karera sa nursing. Hindi ganitong bilang isang caregiver. Saka mas mataas ang sahod ng nurse dito. Nag-aaral pa ako. Di ko rin pala magagamit. Naglagay ng skincare sa mukha ang kaibigan niya. Pero nakakatulong ka pa rin sa mga tao. Tama ba? Yun naman talagang purpose mo simula pa lang. Kaya mo ginustong maging nurse, di ba? Gusto mong makatulong sa mga taong may sakit. Okay lang yan, friend. Magtiyaga ka lang. Huminga ng malalim si Chloe. Pakiramdam ko, hindi ako nabubuhay sa potential ko. Well, baka stepping stone lang yan. Maaari mo pa rin ituloy ang pangarap na maging isang nurse dito sa atin. Magtiyaga ka muna dyan. Mag-ipon para matupad mo ang pangarap mo sa pamilya mo bago ang pangarap mo para sa sarili mo. Payo pa ng kaibigan niya. Inayos niya ang sarili. Sana maintindihan ng mga magulang ko. Ayoko lang naman na madisappoint sila. Sigurado namang maiintindihan nila yan. At sino bang nakakaalam sa future? Hindi ka dadalhin ni Lord dyan ng walang dahilan. Baka bibigyan kanya dyan ng maraming aral o kaya yan talagang plano niya sa'yo. Tipid siyang napangiti. Oo, tama ka. Hindi ko dapat ikahiya ang pagiging caregiver. Marangal din naman ito. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumabas na siya at sumakay ng bisikleta. Medyo gumaan ang pakiramdam niya habang dinadama ang hangin. Pagkarating sa tapat ng nursing home, huminga siya ng malalim. Pagpasok niya sa loob, napuno ang hangin ng pakiramdam ng nostalgia at ang mahinang amoy ng antiseptic. Sinalubong siya ng halo-halong emosyon sa unang araw niya sa trabaho. Hinanap niya agad si Mrs. Thompson. Ito kasi ang head ng mga caregivers sa nursing home. Sa wakas, nakita niya na rin ang ginang. Ang hindi niya lang inaasahan, isa rin pala itong Pilipino. Oo, Pilipino ako. Nakapag-asawa lang ng Canadian kaya Thompson na ang apelido ko. Residente na ako rito kaya nandito na talaga ang buhay ko. Saad nito. Napangiti siya. Ang galing niyo naman po. Buti po, kasama niyo po ang pamilya ninyo. Tumango naman ito. Oo, tiyaga lang talaga. Ikaw, kapag matagal ka na rito, pwede mo na ring dalhin ang pamilya mo rito. Tipid na lang siyang napangiti. Hindi niya nga maamin sa mga magulang niyang caregiver siya roon. Gusto niya ring madala ang pamilya niya sa Canada, pero saka na kapag stable na ang lahat. So Chloe, welcome to our team. Ang schedule mo mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. Lunes hanggang Biyernes.
Imporma nito sa kanya. Tumango naman siya. Thank you po. At saang mga kwarto po ako naka-assign? Muli itong sumagot. Sa room 102 at room 104, pareho silang nasa ikalawang palapag. Yung sa room 102, mag-asawang matanda. Tapos sa room 104 naman, isang matandang babae. Medyo mahirap pakisamahan kaya pagtiisan mo na lang. Kasama sa mga pangunahing gawain mo ang pagtulong sa mga pasyente rito sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagpaligo, pagbibihis at pagpapakain. Tungkulin mo rin ang pagsubaybay sa kalusugan at kagalingan nila, pagbibigay ng gamot at pagtulong sa anumang pangangailangan. Patuloy pa nito. Tumango naman siya. May iba pa po ba akong dapat malaman? Oo, may tungkulin ka rin sa pagdodokumento ng anumang pagbabago ng mga kondisyon ng mga pasyente at iulat ang mga yun sa nursing staff. At syempre, ang pagbibigay ng companionship at emosyonal na suporta sa mga pasyente ang isang mahalagang bahagi ng pagiging isang caregiver. Napangiti naman si Chloe. Naiintindihan ko po. Salamat sa pagpapaliwanag po sa akin ng lahat. Gumuhit din ang ngisi sa mga labi nito. Masaya akong kasama ka sa aming team, Chloe. Sigurado akong magkakaroon ka ng magandang epekto sa buhay ng ating mga pasyente. Natagpuan ni Chloe ang kanyang sarili. Kinakabahan siyang nakatayo sa labas ng room 102 ng elderly care home. Handa na siyang magsimula sa kanyang bagong trabaho bilang isang caregiver. Huminga siya ng malalim at mahinang kumatok sa pinto. Bumukas naman iyon. Tumambad sa kanya ang isang maaliwalas na silid. Nakita niya agad ang mag-asawang sina Mr. and Mrs. Evans. Nanlaki ang mga mata niya sa naabutan. Sinusuntok at pinapalo ni Mrs. Evans ang asawa nito. Lumapit agad siya at inawat ang ginang. Hey, Mrs. Evans! Stop! Don't hurt your husband! Napangiwi siya ng matamaan ang likod niya ng mga suntok ni Mrs. Evans. Huminga siya ng malalim. Pinili niyang pakalmahin ang ginang. Mabuti na lang, sumunod naman ito sa kanya. Hello dear, I'm John. And this grumpy old lady here is my wife, Margaret. Humalakhak si Mr. Evans. Kumindat pa kay Chloe. Don't mind her, she's always like this. Napanguso si Mrs. Evans. I'm not your wife. Napanguso si Mrs. Evans. Hindi mapigilan ni Chloe na mapangiti sa mapaglarong kilos ni Mr. Evans at sa masungit na misis nito. Alam niyang parehong nakikipaglaban sa Alzheimer's disease ang mag-asawa. Magilaw siyang umiti sa mga ito. Hi, I'm Chloe, your new caregiver. It's nice to meet you both. I'll help both of you from now on. Kumindat sa kanya si Mr. Evans. Well, I could use some help with my charm, beautiful. Maybe you could teach me a thing or two. Mas lalong nainis si Mrs. Evans. Flirty old man. Natawa na lang siya. Nabanggit sa kanya ni Mrs. Thompson na magulo talagang mag-asawang Evans. Lahat din yata ng naging caregiver, pinagsilosa ni Mrs. Evans kapag may mga sandaling naaalala nito ang asawa. Sa paglipas ng mga araw, inayos ni Chloe ang kanyang tungkulin bilang caregiver ng mga Evans. Mula sa pagtulong kay Mrs. Evans na mahanap ang nawawalang salamin sa 10 beses sa araw na iyon, hanggang sa paghabol kay Mr. Evans habang papunta sa kusina ng nursing home sa kalagitnaan ng gabi. Kumbinsido na oras na dapat ng almusal. Sa kabila ng kaguluhang madalas mangyari sa room 102, nagustuhan ni Chloe ang mag-asawa. Hindi siya nabigong patawanin ng mga malilikot na kalokohan ni Mr. Evans. Nakakita siya ng kagandahan sa pagiging simple ng pag-iibigan ng mga ito. Sa paraan ng paghawak ng mga ito ng mga kamay nang hindi na kailangang magsalita. Sa paraan ng pagtingin sa isa't isa nang may hindi sinasabing pagkakaunawaan, alam niyang hindi hadlang ang mga sakit nito. Yun nga lang, kung anong kinasaya niya sa room 102, yun naman ang pagiging miserable niya sa room 104. Nag-alinlangan si Chloe sa labas ng room 104. Tumitibok ang puso niya sa kaba. Huminga ng malalim si Chloe. Kailangan niyang tumuloy
kahit natatakot siya kay Mrs. Wilson. Habang tinutulak ni Chloe ang pinto ng silid, mahinang sinasala ang sikat ng araw sa mga kurtina. Nakahiga si Mrs. Wilson sa kama. Nakatitig ang mga mata sa kanyang may halong hinala at pagtutol. Pilit na umiti si Chloe. Sinusubukang magmukhang hindi nababahala sa reputasyon ng matanda sa nursing home na iyon. "Good morning, Mrs. Wilson," malumanay na sabi ni Chloe habang papalapit sa kama. "It's time for breakfast." Nakakunot noo ang tugon ni Mrs. Wilson. Tinulak niya ang tray ng pagkain na inihanda ni Chloe. Nagpatuloy siya. Alam niya naman ang gagawin niya. Kaya lang, paglapit niya pa lang, kumuha na ng isang dakot si Mrs. Wilson ng oatmeal nito at ibinato sa mukha niya. Tumalsik sa kanyang uniforme ang malagkit na kalat. "You're a devil! You want me to die? You put poison in my food!" Pangbibintang nito sa kanya. Umiling siya kaagad. "No, Mrs. Wilson, I can't do that. I'm here to take care of you. Leave me alone!" Sigaw nito at itinulak siya. Napaatras si Chloe, namumulo ang pisngi sa kahihiyan at galit. Bago siya makarecover, sinipa na siya ni Mrs. Wilson. Nahulog din ang tray na dala niya at kasabay niyang bumagsak sa sahig. Mas lalong kumalat ang mga dala niyang pagkain. Sakit ang bumalot sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Chloe. Ni minsan, hindi pa siya natrato ng ganoon. Puno ng pagtitimping, inayos niya ang kanyang sarili at nagsimulang maglinis ng kalat. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Binabantayan naman ni Mrs. Wilson ang bawat kilos niya. Nangingislap sa mga luhang humarap siya rito. "Nakakainis ka na? Sa ating dalawa, ikaw ang matanda pero ako pa yata ang maha-high blood sa'yo. Bakit mo ba ako sinisipa, ha? Hindi naman kita inaano. Pasalamat ka nga may nag-aalaga sa'yo." "What did you say?" Malakas na tanong ni Mrs. Wilson. Tumulo ang mga luha ni Chloe. Pinigilan niyang mapahikbi sa harap ng matanda. Alam niyang mali ang ginawa niya pero medyo gumaan naman ang kalooban niya. Hindi naman iyon naiintindihan ng pasyente. Hindi niya nalang uulitin. "Sorry." Garalgal at mahinang saad niya rito. Sinusubukan niya namang unawain si Mrs. Wilson sa likod ng mga pagsabog nito. Alam niya rin na dahil sa sakit lang iyon ang pasyente niya. Nakita niya ang mga bakas ng kahinaan sa mga linyang nakaukit sa mukha nito. Kaya sa ilalim ng galit at pagsuway, may kislap ng kalungkutan. Umaasa rin siyang kahit papaano, itrato siya ni Mrs. Wilson kung papaano siya ituring ng mga Evans. Masama ang loob na umalis siya sa silid. Natagpuan niya na lamang ang sarili niyang umiiyak. Break niya na pero hindi pa siya makakain ng maayos sa sobrang sama ng loob. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Mrs. Thompson na may dalang isang umuusok na tsaa. "Here you go, dear," madumanay na sabi ni Mrs. Thompson at iniabot ang mug kay Chloe. "Bakit ka umiiyak, Chloe?" tanong nito. Halata sa boses ang pag-aalala. Napabuntong hininga si Chloe at pinunasan ang kanyang mga mata. "Si Mrs. Wilson po kasi, inaatake na naman. Tinapunan po ako ng pagkain at sinipa pa ako sa likod. Tinawag pa nga po akong demonyo raw." Mahina itong tumawa. "Mrs. Wilson, hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga kapalaran nating caregiver dito sa Canada. Minsan, ginagawang punching bag ng mga pasyente. Intindihin na lang natin kasi matanda na sila at may sakit pa." Humigop si Chloe ng tsaa bago niya sinimulang ikwento ang kanyang karanasan kay Mrs. Wilson. Ginawa ng matanda na parang emosyonal na minahan ang kanyang trabaho. Pakiramdam niya, tila nasisihan pa ito sa paghihirap sa kanyang trabaho. Nang matapos si Chloe na magbahagi ng kanyang kwento, ipinatong ni Mrs. Thompson ang isang kamay sa kanyang balikat. "I'm so sorry. Kinailangan mong pagdaanan iyon. Hindi ka nag-iisa sa ganyang pakiramdam."
Dumaan din ako dyan, Chloe. Hindi madali, ngunit tandaan mong para sa pamilya mo na lang itong ginagawa mo. Isa pa, pwedeng makita ka ni Mrs. Wilson bilang isang demonyo ngayon. Pero ang totoo, isang takot at mahinang tao lang ang pasyente mo. Tumango si Chloe. Parang nakakaaliw na kumot ang init ng mga salita ni Mrs. Thompson na bumabalot sa kanya. Muli siyang humigop ng tsaa. Unti-unting nawawala ang tensyon sa kanyang mga balikat. Salamat, Mrs. Thompson. Sabi ni Chloe, isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Salamat po sa mga payo ninyo at aral. Susubukan kong lapitan si Mrs. Wilson ng may higit na pangunawa at pasensya mula ngayon. Ngumiti pabalik si Mrs. Thompson. Ang mga mata ay lumukot sa kabaitan. Tandaan mo lang, sa trabahong ito, pagdamay at pag-unawa sa pasyente natin ang pinakamahalaga. At huwag mong kalimutan, ang mga caregiver na katulad natin, isang liwanag sa dilim para sa mga pasyenteng nandito. Tumango si Chloe. Nakaramdam siya ng panibagong pakiramdam ng layunin at determinasyon. Habang dumaraan sa kanyang isipan ang mga salita ni Mrs. Thompson, tumayo siya. Handa na siyang harapin ang mga hamon ng araw nang may panibagong lakas at pakikiramay. Habang naglalakad siya pabalik sa silid ni Mrs. Wilson, huminga ng malalim si Chloe. Sa panibagong determinasyon, natapos niya ang mga dapat niyang gawin sa pasyente. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Chloe ang matanda, hindi bilang pasyente, ngunit bilang isang tao na nakikipagbuno sa sarili nitong kondisyon. Mrs. Wilson, mahinang sabi ni Chloe. I know it's hard, but you're not alone. I'm here to help you no matter what. Lumambot ang ekspresyon ni Mrs. Wilson. Baka sa mukha nito ang pasasalamat. Dahan-dahan, pansamantala, hinawakan nito ang kamay ni Chloe. Parang isang tahimik na kilos ng pagtanggap at pagtitiwala iyon. Sa simpleng haplos na iyon, isang pagsasama ang nabuo sa pagitan nila. Mula sa araw na iyon, natutuhan niya na ring mahalin at tanggapin ang pagiging caregiver niya. Sa room 104, umusbong ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila ni Mrs. Wilson. At si Chloe, na minsang kinakabahan at nag-aalala, ay natagpuan ng kanyang sariling nagpapasalamat para sa mga aral na natutuhan niya mula kay Mrs. Wilson. Lumipas ang mga taon, ganoon pa rin ang kalagayan ni Chloe. Pinilit niya na lang na masanay. Para sa pamilya niya naman iyon, kaya gagawin niya ang lahat. Ang mga araw ni Chloe ay mahaba at mahirap. Sa kabila ng pisikal at emosyonal na epekto ng kanyang trabaho, nakatagpo ng kaaliwan si Chloe sa mga ngiti ng kanyang mga inaalagaan. Kahit iba-iba ang mga ugali, parang hindi kompleto ang araw niya kapag wala ang mga ito. Kaya lang, ang sayang idinulot sa kanya, nawala na rin. Pumanaw na si Mrs. Evans. Bumigat ang puso ni Chloe. Nakaramdam siya ng matinding kawalan habang inaalala ang mga araw na ginugol sa pag-aalaga sa matanda. Sa tabi niya, nakaupong nakayuko si Mr. Evans. Nakahawak ang mga kamay nito sa lumang litrato ng yumaong asawa sa araw ng kasal ng mga ito. Damang-daman niya ang kalungkutan nito, kaya nang matapos ang shift niya, nagluluksa siyang umuwi. Hindi pa siya nakaka-recover nang tumawag ang nanay niya. Nanay, ano pong nangyayari? Bakit parang nag-aalala ka po? Tanong niya sa kanyang ina. Tumulo ang mga luha nito. Inatake sa puso ang tatay mo kaninang umaga at isinugod siya sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Ano po? Okay lang po ba siya? Tumango naman ang kanyang ina. Oo, stable na siya ngayon. Pero kailangan namin ng tulong mo para mabayaran ang mga bayarin sa ospital, anak. Siyempre, gagawin ko po ang lahat para makatulong. Magkano po ba ang kailangan ni tatay? Tanong niya sa kanyang ina. Sumagot naman agad ito.
kailangan namin ng humigit kumulang 500,000 anak. Natigilan si Chloe. Ano po yun? 500,000? Ang laki naman po ng kailangang pera, nanay. Inasa ICU ang tatay mo. Alam namin, pero naubos na namin lahat ng ipon namin at wala kaming insurance. Sa susunod na buwan pa sana namin aayusin gaya ng bilin mo. Kaya lang hindi ko na asikaso. Naluluhang sabi ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Chloe. Pasensya na po, pero parang hindi ko po kayang magbigay ng ganoon kalaking halaga. Caregiver lang siya. Halos lahat ang sinasahod niya, napupunta lang talaga sa pamilya niya. Minsan pa nga ay walang natitira sa kanya dahil sa mga bayarin at kailangan sa school ng mga kapatid niya. Naiintindihan namin, anak. Pakiusap. Kung maibibigay mo lang sa amin ang anumang kaya mo, malaking tulong na yun. Ako na ang bahala sa iba. Mangungutang na lang muna ako. Pasensya ka na talaga, anak. Puno ng sinseridad na sabi pa nito. Nangilid ang mga luha niya. Okay po, ipapadala ko po ang anumang natitira sa ipon ko. Huwag na po kayo mag-alala, nanay. Salamat, Chloe. Tumango na lang siya. Pangako, ipapadala ko agad ang pera kahit walang matira sa sarili ko. Anak, pinilit niyang umiti. Huwag po kayong mag-alala, nay. Okay lang po ako. Pareho po kayong nag-alaga sa akin simula bata hanggang paglaki ko. Ngayon naman ay ako na ang mag-aalaga sa inyo sa paraang alam ko. Sorry po kung wala ako dyan. Nang matapos ang tawag, mas lalong naramdaman ni Chloe ang problema. Hirap na siya. Sabay-sabay na lang palagi ang problema. Idagdag pang hindi niya masabi sa mga magulang niya ang katotohanan. Habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, mas bumigat ang pasanin ni Chloe. Bumabagabag sa kanya ang bigat ng lihim niya. Umuusad sa kanyang konsensya ang guilt. Nais niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo para ipaalam sa mga itong hindi siyang inakala ng mga itong magaling na nurse. Ngunit pinigilan siya ng takot sa pagkabigo. Isang araw, habang inaalagaan si Mrs. Wilson, nakarinig si Chloe ng mahinang katok sa pinto. Binuksan niya iyon at nakita ang isang babaeng kasing edad niya. Ang mata nito ay puno ng magkahalong pangamba at pag-aalala. "I'm Rachel, Mrs. Wilson's daughter." Mahinang sabi ng babae na may bahid ng pag-aalala sa boses. "I'm here to check on my mother. Is she doing alright?" Sinalubong ni Chloe si Rachel sa loob na dinala ito sa kinaroroonan ni Mrs. Wilson. Pero nalaki ang mga mata niya sa gulat. Lumambot ang ekspresyon ni Mrs. Wilson nang makita nito ang anak na babae. May isang kurap ng pagkilala ang sumasayaw sa mga mata nito. Sa kanya lang napagtantong baka gusto lang talagang magpalambing ni Mrs. Wilson sa pamilya nito. "How are you, ma'am?" tanong ni Rachel kay Mrs. Wilson. Bigla na lang umiyak ang matanda at niyakap ang anak. "I miss you so much. Why did it take you so long to visit me?" Habang papalapit si Rachel sa ina, napagmasdan ni Chloe ang paraan ng presensya nitong tila nagdudulot ng katahimikan sa silid. Malinaw na nagkaroon ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mag-ina sa kabila ng pagsusungit ni Mrs. Wilson. Sa buong pagbisita, ginawa ni Chloe ang kanyang mga gawain. Hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtitig ni Rachel sa kanya. May isang tahimik na tanong na nakatago sa likod ng mga mata nito. "Pilipino ka?" tanong nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at tiningnan ang mukha nitong banyaga. Marunong po kayong magtagalog?" "Kaunti lang," nangingiting sabi nito at mais lang pa. "Ha-Filipino ang husband ko. You can talk to me in Filipino. I can understand your language but I can't speak fluently." Napangiti siya. "Hi po, ako po si Chloe. Ako po ang caregiver ng mama ninyo." Nilahad nito ang kamay. "Hi, I'm Rachel.
It's nice to meet you. Tamang husband ko, kapag Pilipina, magaling mag-alaga. I personally request a Filipino woman to take care of my mother. Mahina siyang tumawa. Nasa culture na rin po kasi namin yun, ma'am. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa mama ko. Sabi nito, puno ng emosyon ng boses. It's not easy dealing with her moods, but you seem to understand her in a way that no one else does. Nakakatuwa pong alagaan siya. Saad naman ni Chloe. Tumaas ang mga kilay ni Rachel. Talaga? Maganda. I know she can be a bit difficult at times. Mahina siyang tumawa. Opo, aaminin ko po mahirap siyang alagaan. Pero nahuli ko na po ang loob niya kaya nakikisama na rin po siya sa akin kahit papaano. Kailangan niya lang po talaga ng karagdagang pangangalaga at pag-unawa pa. I appreciate that. I know she can be grumpy and hard to handle. Nakangiting sabi pa nito. Pinagmasdan niya si Mrs. Wilson. Bahagi po ng trabaho ko yon. Natutuhan ko po kung papaano i-handle ang mood niya at maging komportable siya. Gusto ko lang po masigurado na masaya ang mama mo at inaalagaan ng mabuti. Do you know that my mom is a caregiver like you back when she's young? Tanong nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko po masabi sa mga magulang kong caregiver ako. Registered nurse ako sa Pilipinas pero nang mapadpad dito, naging caregiver lang. Umiling si Rachel. Being a caregiver is not that easy. You should tell them the nature of your job. That is something to be proud of. Napangiti si Chloe. Dati, ang liit ng tingin niya sa mga caregiver. Para sa isang registered nurse na katulad niya, hamak na mas mababa ang posisyon bilang maging isang caregiver. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon na dinala siya ng Diyos kung nasaan siya ngayon, ang dami niyang natutuhan sa kanyang trabaho. Na ang lahat ng karera wala sa pinag-aralan kung hindi nasa dedikasyon at determinasyon. Tungkol iyon sa kung papaano niya aabutin ang pangarap niya. Nagpapahiwatig iyon kung papaano gagamitin ang propesyon niya para maglingkod sa ibang tao. Bigla na lang siyang niyakap ni Rachel. Salamat sa alaga sa mama ko. You have no idea how much that means to me. I'm so grateful for your dedication and effort. Isang matamis na ngiti ang iginanti ni Chloe. Naantig ang kanyang puso sa mga sinabi ni Rachel. Sa kabila ng pagiging masungit ni Mrs. Wilson, alam niya namang hindi naman ito masamang tao. At sa pagtatapos ng araw na yon, alam ni Chloe na hindi lamang niya nahanap ang layunin sa kanyang trabaho, kundi pati na rin ang bagong pagkakaibigan nila ni Rachel. Isang buklod ang nabuo sa mga simpleng gawa ng kabaitan at pang-unawa. Kahit humantong siya sa pagiging caregiver, sa dami ng naging experience niya at mga natutuhan, tila sobrang lawak na ng kanyang narating. Nang sumapit ang gabi, nagpa siya si Chloe na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang pagiging caregiver sa Canada. Inamin niyang nagsisinungaling siya at hindi talaga siya nagtatrabaho bilang nurse sa bansang iyon. Nay, Tay, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Kinakabahang sabi ni Chloe habang nakikipag-video call sa mga ito. Ngumisi ang nanay niya. Ano yun, anak? Uuwi ka ba at magbabakasyon? Graduating ng kapatid mo, may katulong ka na sa pagtataguyod sa pamilya natin. Baka naman mapapaayos na ninyo itong bahay natin, anak. Sana makapagbakasyon ka sa graduation ng kapatid mo nang makita mo naman ang bunga ng pagtitiis mong malayo sa amin. Bumagsak ang mga luha ni Chloe. Ganoon kabait ang mga magulang niya. Kaya bakit siya nahiya at natakot sabihin sa mga itong caregiver lang siya? Hindi niya rin kasi matanggap noong una. Akala niya magiging disappointment siya sa mga magulang niya. Pero ang totoo, sa kanya nagmula ang disappointment na iyon. Sobrang taas ng pangarap niya para sa kanyang career. Kaya nang malaman niyang caregiver lang siya, hindi niya agad matanggap iyon at ikinahiya niya pa. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ina. Bakit ka umiiyak, anak?
May problema po kasi ako. Matagal na po akong may nililihim sa inyo pero hindi ko na po kayang ilihim pa. Naluluhang sabi niya rito. Ang tatay niya ang nagpakita sa screen. Ano yun, Chloe? Alam mong masasabi mo sa amin ang kahit na ano. Huminga siya ng malalim. Alam ko po kung papaano ko sinabi sa inyo nakakuha po ako ng trabaho bilang isang nurse dito sa Canada. Nagsinungaling lang po ako. Kumunot ang noo ng nanay niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka tinanggap? Napailing naman siya. Hindi po yun. Ginawa ko naman po ang lahat para umangat dito pero hindi po talaga kaya eh. Hindi ako nurse. Isa po akong caregiver, nay. Hindi agad nakapagsalita ang mga magulang niya. Mas lalo tuloy siyang umiyak. Tatlong taon din siyang nagsinungaling. Maiintindihan niya kung sasama ang loob ng mga ito. Ipinagmamayabang pa naman ang nanay niya sa kanilang lugar na isa siyang magaling na nurse sa Canada. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ama. Bakit ka nagsinungaling ng ganyan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Gusto ko pong maging proud kayo sa akin. Pakiramdam ko po kasi hindi to tama eh. Maling desisyon po ang ginawa ko. Parang mas lalo akong hindi magiging successful dito. Hindi ko po kayang trabaho at mga pasyente. Lalo nung unang taon ko po. Palagi na lang po akong umiiyak. Kaunting mura at sipa sa akin. Umiling ang kanyang ina. Chloe, makinig ka ha. Proud kami sa'yo kahit anong mangyari. Ang dami mo nang napatunayan sa amin. Pagiging masunurin at mabuting anak mo pa lang. Proud na kami. Hindi mo kailangang magsinungaling sa amin. Mas lalo siyang umiyak. Pasensya na po talaga. Bakas ang awa sa mukha ng tatay niya. Alam naman naming walang madaling trabaho. Pero hindi namin alam na sobrang nahihirapan ka, anak. Umuwi ka na nga. Yayakapin ka namin ang mahigpit ng nanay mo. Napangiti si Chloe kahit nanginginig ang mga labi. Salamat po. At huwag po kayong mag-alala. Nagdesisyon po akong pumunta rito at magtrabaho. Marami po akong natutuhang karanasan dito. Mas naging mature po ang pag-iisip ko at nakilala ko po ang iba't ibang tao. Hindi na rin naman po ako nag-iisa. May mga kaibigan na rin po ako rito na naging pamilya ko na rin. At mayroon po akong kayo. Kayong tunay kong pamilya na alam kong laging susuporta sa akin. Napangiti ang kanyang ina. Siyempre, gagawin namin yun. Mahal ka namin ng sobra at ipinagmamalaki ka namin. Palagi mong tatandaan yun, ha? Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Chloe. Sa wakas, nasabi niya na rin ang sekreto niyang itinatago sa loob ng 3 taon. Pakiramdam niya, nakalaya siya mula sa bigat ng mundo. Ngayong nasabi niya na sa mga magulang niya ay mas lalo niyang niyakap ang pagiging isang caregiver. Kapag may nagtatanong sa kanya ng trabaho niya, sinasabi niyang isa siyang caregiver ng may pagmamalaki. Lumipas ang mga araw, bumuo na rin si Chloe ng isang espesyal na ugnayan kay Mrs. Wilson. Uupo siya sa tabi ng kama ng matanda, hawak niya ang mahina nitong kamay. Nag-uusap sila ng maraming oras tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Kinikwento nito ang mga alaala ng kabataan nito, mga sayaw na dinadaluhan at mga pangarap nito noon na maglakbay sa mundo. Pati kung papaano nito pinalaki ng mag-isa si Rachel, ibinahagi din sa kanya. Samantala, ibinabahagi niya naman ang kanyang sariling mga adhikain at pangarap kay Mrs. Wilson. Isang hapon, habang ang araw ay balubog na, bumaling si Mrs. Wilson kay Chloe na may malungkot na ngiti. You know, my dear, you remind me so much of my younger self. Full of life, full of dreams. I see a fire burning in your eyes, just like the one that once burned in mine. Nakaramdam si Chloe ng bukol sa kanyang lalamunan habang nakikinig sa mga salita ni Mrs. Wilson. Labis ang pasasalamat niya sa matanda. Kahit hindi naging maganda ang kanilang simula, nangako siya sa mga sandaling iyon na pahahalagahan ang kanilang pagsasama
magpakailanman. Nahawakan ng mga alaala na nilikha nilang magkasama tulad ng mahalagang mga kayamanan. Kinabukasan, dating routine lang ang ginawa niya. Kahit pagod, natagpuan niya ng passion sa kanyang ginagawa. Isang umaga, kapapasok niya pa lang ng nursing house nang sinalubong siya ni Mrs. Thompson. "Hi Mrs. Thompson, kumusta pong umaga mo?" Magiliw na tanong ni Chloe sa head caregiver. Tipid itong umiti. "Oh, hi Chloe. Ayos lang ako. Pero may malungkot akong balita sa'yo." Napawi ang ngiti sa mga labi niya. "Ano po yun?" Huminga ito ng malalim. "Namatay na si Mrs. Wilson kaninong umaga." Parang tumigil ang mundo ni Chloe. Kung paanong nalaman niyang namatay si Mrs. Evans, ganoon din kay Mrs. Wilson. Parang nadurog ang puso niya na malaya niya na lang na tumulo ang kanyang mga luha. Alam niya na ang kahinaan niya sa career na pinili niya. Palagi siyang nagkakaroon ng emotional attachment sa kanyang mga pasyente. At kapag namamatay ang mga ito, sobrang sakit din para sa kanya. Pinunasan ni Chloe ang mga luha niya. "Papano po? Nasabi niyo na po ba kay Rachel?" Tumango naman ito. "Oo, inasikaso na ang labi niya ng anak niya. Natagpuan siya ng mga nurse kaninang umaga sa rounds. Akala nila mapayapa lang na natutulog." Nanginginig ang mga labing tumawa siya. "Masaya po akong malaman yan. At least, hindi pa siya nahirapan bago mamatay." Tinapik ni Mrs. Thompson ang kanyang balikat. "Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, Chloe. Sayang lang po at hindi ko po siya nakasama sa mga huling sandali." May bahid ng pait sa boses na sabi niya rito. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Mrs. Thompson. "Huwag kang mag-alala. Alam niyang nagmamalasakit ka sa kanya at palagi niyang inaabangan ang schedule mo. Sa lahat ng caregiver na dumaan sa buhay niya habang nandito siya, ikaw ang palaging hinahanap niya, Chloe." Natatawang pinunasan ni Chloe ang mga luha sa pisngi. "Salamat, Mrs. Thompson. Mayroon bang anumang bagay na pwede kong gawin para tumulong sa mga pagsasaayos o anumang bagay tungkol sa kanya?" Umiling naman ang ginang. "Ang pamilya nang bahala sa lahat. Tahan na. Normal lang talaga na may namamatay sa mundong ito. Salamat, Chloe. Mapalad si Mrs. Wilson na ikaw ang naging caregiver niya. Maswerte din naman po ako na siya ang naging pasyente ko. Mamimiss ko po siya. Sure ako, nasa magandang lugar na siya ngayon." Tumango si Chloe at huminga ng malalim. "Rest in peace, Mrs. Wilson." Lumipas ang mga araw pagkatapos ng libing ni Mrs. Wilson, nagpatuloy si Chloe sa buhay niya. May mga bago na naman siyang pasyenteng pakikisamahan pero wala na lamang sa kanya iyon. Katatapos lang ng shift niya, lumabas na siya ng nursing home nang biglang humarang sa kanya si Rachel, ang anak ni Mrs. Wilson. Kabababa lang nito sa sasakyan nito at may magandang ngiti sa mga labi. "Hi Chloe, kamusta?" Tanong sa kanya nito. Napangiti naman siya. "Nag-improve ang Tagalog mo. Hi Rachel, okay naman ako. Ikaw?" Humalakhak naman ito. "Inaya ko ng asawa kong magbakasyon kami sa Pilipinas ng isang buwan. Kaya nag-aaral na ako. I'm here because I have something important to talk to you about. Tulad ng alam mo, my mother, Mrs. Wilson, was your patient sa loob ng maraming taon bago siya mag-die." Mahina naman siyang tumawa. "Mag-English ka na lang. Alam kong nahihirapan ka sa pagsasalita mo. Parang pulupot na yung dila mo." "I'm trying." Depensa naman ito. "So, balik tayo sa topic. May iniwan siyang last will para sa'yo." Parang nabingi yata si Chloe. "I'm sorry. Ano? May iniwan si Mrs. Wilson para sa akin?" Tumango naman ito. "Yes,
Nag-iwan siya ng malaking halaga as your inheritance. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya inaasahang pamamanahan siya ni Mrs. Wilson. Ni hindi nga siya naghangad ng kahit anong kapalit sa pag-aalaga na ginawa niya para rito. Wala akong masabi. Wala akong ideya. Nauutal na sabi niya pa. Alam kong maraming dapat tanggapin, but I want you to meet our family lawyer. Hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit may iniwan si Mrs. Wilson sa akin na mana? Ngumiti naman si Rachel. She always spoke highly of you and appreciated the care you gave her. Itinuring ka niyang isang kaibigan at gusto niyang ipakitang thankful siya through this way. Kinakabahang nakaupo sa eleganteng opisina ng abogado ng pamilyang Wilson si Chloe. Matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ni Mrs. Wilson, ipinatawag si Chloe upang marinig ang pagbasa ng testamento. Ang opisina ay pinalamutian ng mga antigong kasangkapan, makinang na ilaw at mahinang amoy ng lavender na lumilikha ng isang kapaligiran ng solemnidad at misteryo. To my dear Nurse Chloe, I leave 10 million Canadian dollars, including my beloved cottage by the lake and all its contents. Nalaglag ang panga ni Chloe sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Binibilang niya palang sa utak niya ang perang ipinamana sa kanya ni Mrs. Wilson. Nalulula na siya sa sobrang dami. Rachel, parang hindi ko to matatanggap. Nauutal na sabi niya rito. Ngumiti naman ito. Tanggapin mo na. You deserve that. Kakasimula pa lang sumikat ang araw na nagbigay ng gininto ang kulay sa kanilang bahay na hindi na barong-barong pero simentado at kulang ang pintura. Bumibilis ang tibok ng puso ni Chloe sa pag-asa. Nakatayo na siya sa harap ng bahay nila. Ilang taon na niyang hindi nakita ang kanyang pamilya, ngunit ngayon na may bagong tuklas na layunin at determinasyon, bumalik siya na may dalang balita na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Huminga ng malalim si Chloe at itinulak ang tumutusok na kahoy sa pinto. Ang pamilyar na halimuyak ng tahanan ay bumabalot sa kanya na parang mainit na yakap. Sa loob, ang kanyang pamilya ay nakaupo sa paligid ng isang mesa. Nakaukit sa mukha ng mga ito ang pag-alala at kawalan ng katiyakan. Naunang tumingala ang kanyang ina na si Maria. Nanlaki ang mga mata nito bago na puno ng luha ang mata sa tuwa. Chloe? Ikaw ba talaga yan? Nanginginig ang boses na tanong ni Maria. Tumango si Chloe. Sumilay ang matingkad ng ngiti sa kanyang mukha. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina't ama. Ang kanyang mga kapatid, sina Miguel at Sofia, ay sumugod at yumakap din sa kanya. Umuwi ka agad. Wala ka man lang pasabi. Kamusta ka na? Tanong sa kanya ng nanay niya. May balita po ako. Nakatanggap po ako ng hindi inaasahang mana mula kay Mrs. Wilson, yung dati ko pong pasyente. Malaki po yun. Kaya ko na po kayong iahon sa kahirapan at makabuo ng magandang kinabukasan para sa ating pamilya. Binigyan din niya po ako ng rest house sa Canada. Pwede na pong doon tayo tumira kung gusto ninyo. Paliwanag niya sa mga ito. Nangingilid ang luha sa mga mata ng kanyang ama. Hinila siya nito sa isang mahigpit na yakap. Nag-uumapaw ang kanyang pagmamalaki at pasasalamat. Sa paglipas ng mga araw, ang lugar nila ay bumangon sa pananabik nang kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Chloe at ang bagong yaman na kasama nito. Ang dating sira-sira na bahay ay ginawang maaliwalas na tirahan. May mga sariwang patong ng pintura at namumulaklak na mga bulaklak na nagpapalamuti sa malaking bahay nila. Binigyan niya rin ng pagkakataon ang pamilya niyang makarating sa Canada para makapagbakasyon. Gusto rin kasi ng mga magulang niya na sa Pilipinas manirahan. Habang ang mga kapatid niya, nais ding sumubok sa Canada. Hindi nag-aksaya ng panahon si Chloe sa paggamit ng kanyang bagong yaman.
Nagtayo siya ng isang negosyo na nagbebenta ng mga tradisyonal na handicraft na nagbibigay ng trabaho para sa mga mahihirap sa lugar nila. Nagtayo din siya ng sariling ospital. Masaya siyang kasama na ang kanyang pamilya. Sa yakap ng mga taong mahal niya, alam ni Chloe na walang anumang yaman ang maihahambing sa yaman ng pag-ibig at koneksyon na nagbubuklod sa kanila. Marahang dumampi ang white sneakers sa linoleum ng ospital. Habang mabilis niyang tinatahak ang mataong koridor, nakasuot pa siya ng scrubs. Habang umiikot si Chloe sa isang sulok, narinig niya ang mainit na boses na nagmumula sa isa sa mga treatment room. Napukaw ang kuryosidad, lumapit si Chloe sa nakabukas na pinto at sinilip ang loob. Nasumpungan niya si Dr. Sanchez, ang isa sa mga surgeon sa kanyang ospital. Nakatayo itong akala mo ay kung sino sa harap ng nurse na si Emma. May nakaukit na pang-aalipusta ang mukha ng mayabang na doktor. Wala kang kakayahan. Paano ka nakakuha ng trabaho rito? Pakialamera ka, eh nurse ka lang naman. Mataas na sabi ni Dr. Sanchez. Nag-igting ang panga ni Chloe sa galit habang pinagmamasdan ang pangyayari. Ayaw niya ng ganoon sa ospital niya. Pantay-pantay ang mga empleyado niya, gaano pa kataas ang pinag-aralan. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Tinulak ni Chloe ang pinto at pumasok sa loob. Dr. Sanchez, naniniwala akong kailangan nating mag-usap. Mahinahon ang boses ni Chloe, ngunit may tila bakal na nagpatalsik sa mayabang na doktor. Humarap sa kanya si Dr. Sanchez. Nagbago ang ekspresyon nito mula sa pagmamataas at naging maingat ng mapagtanto kung sino ang nasa harap niya. Hindi lamang siya nurse, siya ang may-ari ng ospital. Isang katotohanang sadyang nananatiling nakatago sa marami at ilan lang ang nakakaalam. Nurse Fernandez, hindi ko namalaya na nandito ka. Nauutal na sabi nito. Sinubukang maging propesyonal sa harapan niya. Nakatitig sa lalaki ang matalim na tingin ni Chloe. Mukhang nakalimutan mo na ang pinahahalagahan ng ospital na ito. Hindi ko kinukonsinti ang pagmamaltrato sa mga empleyado ko, anuman ang kanilang posisyon. Sa isang pitik ng kamay, sinenyasan ni Chloe si Dr. Sanchez na lumabas ng silid. Walang nagawa ang mapagmataas na doktor. Nasupil din ang kayabangan ng lalaki na baling ang atensyon niya kay Emma. Emma, okay ka lang ba? Ang boses ni Chloe ay puno ng init at pag-aalala. Isang malaking kaibahan sa lamig na pumuno sa silid ng ilang sandali. Umawang ang bibig nito. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang may-ari nitong ospital? Mahina siyang tumawa. Yes, at huwag mong ipagkakalat ha? Napaluha si Emma. Tumango ng may pasasalamat kay Chloe. Salamat, Chloe. I mean, Madam Chloe, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ka pumasok. Tumango naman siya. You are my employee, Emma. Huwag mong kalimutan yon. At tandaan mo, lagi akong nandito para suportahan ka. Saka huwag mo akong tatawaging madam. Isipin mo na lang na simpleng nurse lang din ako dito kasama kayo. Nang maging kalmado si Emma, napuno ang silid ng pakiramdam ng pagkakaisa. Ang mga aksyon ni Chloe ay hindi lamang nagtatanggol sa isang nurse na nangangailangan, ngunit nagpadala din ng isang malakas na mensahe sa lahat ng tao sa ospital. Walang sino man ang aapihin kapag nasa paligid siya. Marami siyang pinagdaanan, marami siyang plano na hindi umayon sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya ang mga bagay na tinanggal sa kanya ng Diyos. Kasama talaga sa plano nito para sa buhay niya. Ang mga akala ni Chloe na mabuting bagay para sa kanya, may maganda palang kapalit na nagpabuti at nagpaganda sa takbo ng kanyang buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.